everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. And today is a vlog. I-share ko nga lang sa inyo yung apat na bangko na napakaganda mag-offer ng loan. Napakababa yung interest, mahaba yung loan terms, at mabilis mag-process ng loan application. And actually, ang ilan sa mga bangko dito ay okay lang na wala kayong existing na credit card, pwede kayong makautang dito. Pero bago ang lahat mga beses, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ay may good news po ako kasi every Saturday namimili po ako ng tatlo na mabibigyan natin ng cash. And every 25th of the month, nagpapa-giveaways nga din po ako ng cellphone. So ang kailangan nyo lang pong gawin ay comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka. Iba't ibang klaseng loan na ina-upload ko na legit na pwede nating mautangan online. Siyempre, para maging updated ka sa announcement ng ating cash and pa-cellphone giveaway. So, ito na nga mga beses. Ang number one, sa bangko na napakagandang utangan ay yung CTBC Bank. At alam niyo ba mga beses, itong CTBC Bank, kapag umutang kayo dito, possible na ma-aprubahan ng inyong loan application sa loob lamang ng isang araw or dalawang araw kapag na-submit mo lahat yung mga requirements, napakalinaw yung mga requirements na na-submit mo, mabilis kang matawagan during CI. At syempre, kapag tinawagan ni bangko or representative ng bangko yung company nyo, yung HR nyo for employment verification, ay nakakasagot din po agad sila. Mapapabilis talaga yung process ng inyong loan application at malalaman mo agad-agad kung declined or approved ang inyong loan application, isa o dalawang araw lang. Pero syempre, mag-start lang yung counting natin or yung pagbilang natin ng araw once na na-submit mo lahat yung mga kompletong requirements. Dito nga sa CTBC Bank, pwede tayong makautang hanggang 1 million. Meron itong flexible payment terms na 12 months, 18 months, 24 hanggang 36 months. At interest rate, nagre-range po ng 1.35% hanggang 1.99%. And ideal ito for financial emergencies or for funding hobbies. And ito mga beses, may eligibility criteria na kailangan nyo lang tandaan para makautang syempre dito sa CTBC. Yung edad ay 25 to 65 years old, gross monthly income 15,000 for bankers, and 20,000 pesos for non-bankers. Must have at least 6 months work tenure with current employer or a total of 2 years working experience including work on a regular permanent status with office and home landline and mobile number at dapat Filipino citizen. Requirements lang ay yung application form syempre or completely filled out application form, photocopy ng inyong company ID front and back with 3 specimen signature, valid government ID with 3 specimen signature, 1 month latest payslip, yung proof of billing, isa lang doon, mamili kayo water bill, electric bill, or internet bill, and yan lang, pwede kayong makautang dito. Ang number 2 nga mga beses na pwede niyong subukan na utangan ay yung personal loan na ino-offer din ng Security Bank. So dito sa Security Bank, pwede kayong makautang hanggang 2 million at meron pa rin payment terms na hanggang 36 months or 3 years, approval within 5 business days. Mabilis din naman yung pag-process ng Security Bank ng ating loan application basta nga kompleto yung requirements na submit mo at mabilis kang matawagan na during the CI and syempre for employment verification and nakakasagot din agad yung HR nyo. So, para nga makautang dito sa Security Bank, ito yung criteria or eligibility criteria for employed, regular and permanent with current employer and with total employment of at least 1 year. And for call center naman, the minimum employment tenure is 3 years sa mga nagtatrabaho nga sa BPO industry. Minimum gross monthly income, 15,000 for Metro Manila and 12,000 for outside Metro Manila. So, hindi rin ganun kataas yung eligibility criteria pagdating sa sahod nga dito sa Security Bank. At for self-employed naman, kailangan yung business natin ay at least nagra-run siya or nag-ooperate ng 2 years at syempre, yung gross monthly income or minimum gross monthly income ay 30,000 for Metro Manila or 25,000 outside Metro Manila. Ang requirements naman for employed dito sa Security Bank ay photocopy of company ID with clear photo and signature, yung photocopy of 1 valid government issued ID, latest 1 month payslip at yung ITR 2316. O di kaya kung wala kayong ITR,
pwede itong latest certificate of employment. And by the way pala ha, for CTBC Bank and Security Bank personal loan para sa mga employed, okay lang umutang kahit wala tayong existing credit card. Kaya lang kasi, pag self-employed, dapat meron na tayong existing credit card. So, yun nga, for self-employed sa Security Bank requirements, 2 valid government-issued IDs, yung latest ITR with BIR stamp, yung latest 2 years audited financial statement, SEC registration or DTI registration, business permit, syempre, or yung mayor's permit, kanyan, yung latest 6 months bank statement, at yung list of suppliers and 3 customers. Okay, yung interest rate nga din ng Security Bank ay nagra-range ng 1.39%, hindi rin naman inaabot to ng 2%, okay? Number 3 mga beshies na pwede natin i-consider na utangan ay ang East West Bank. So, isa sa mga nagustuhan ko kay East West Bank kasi yung mga ibang bangko, talagang ang priority nila ay yung mga nagtatrabaho sa private companies. Pero kasi dito sa East West Bank, kapag employed ka or government employees ka, pwede ka rin makahiram dito sa East West Bank. So, eto nga mga beshies yung advantage of applying with East West Bank personal loan. Meron itong flexible payment terms, same lang din naman dun sa naunang bangko sa CTBC and Security Bank na may loan terms na 12 months, 18 months, 24 hanggang 36 months. At dito, sa East West Bank, hanggang 2 million yung pwede nating mahiram dito. Low monthly income requirements of 20,000 pesos. Wala itong collateral at wala ding co-maker. So, ang eligibility criteria dito mga beses must be Filipino citizen at dapat regular po sa present na trabaho. Yung edad ay 21 years old and not more than 65 years old upon loan maturity. Dito sa East West Bank mga beses, kapag ikaw ay self-employed or government employees, kailangan meron tayong existing credit card or sama sa eligibility criteria nila na dapat meron tayong existing credit card kapag nga kayo ay self-employed or government employees. Pero kapag ikaw ay nagtatrabaho sa private company, okay lang na walang existing credit card. Must have at least one landline and one mobile number. Declaration of residence number is encouraged. Wireless landline is not allowed. Pag employed, dapat yung sahod kapag within Metro Manila ay 25,000 pesos. Pero kapag outside Metro Manila, 20,000 pesos dapat yung sahod. If self-employed naman, yung gross monthly income must be at least 50,000 pesos. And requirements naman for employed, syempre yung fully filled out signed East West Bank personal loan application form at yung photocopy of one valid government ID, yung company ID syempre, BIR form 2316, photocopy of latest 1 month payslip at valid credit card or valid credit card references or statement of account para nga sa mga government employees and original copy of certificate of employment. And for self-employed naman, kailangan nating makapag-submit syempre ng application form, photocopy of one valid government ID, front and back po yan ha, with 3 specimen signature. Yung ITR and audited financial statement, kailangan mo i-submit kapag self-employed ka at umuutang ka or mag-apply ka sa East West Bank. Yung DTI registration certificate for sole proprietorship at SEC or Securities and Exchange Commission registration certificate with page attached reflecting 2 shares own kapag yung company nga natin ay under siya ng partnership or corporation. Yung interest nga dito sa East West Bank ay nagra-range po ng 1.89% per month. At syempre, ang number 4 mga beshies na isa sa magandang utangan at mabilis yung pag-process ng loan application ay ang Welcome Bank. So dito mga beshies, ang eligibility criteria para makautang dito sa Welcome Bank, dapat po Filipino citizen at yung edad 21 to 65 years of age pa rin, employed at least 1 year at 20,000 pesos dapat yung basic monthly salary. At kailangan merong existing credit card na may minimum credit limit of 20,000 pesos. So, requirements naman para nga makahiram dito sa Welcome Bank ay 2 valid government IDs, yung 2 months recent payslip, COE with position, tenure, and annual income, latest ITR, 2 months credit card statement, at yung utility bill. So, ang payment terms dito din sa Welcome Bank ay 1 to 3 years or 12 months hanggang 36 months. So, yun lang mga beses, napakabilis lang umutang sa mga ito and
pwede nating ipaidagdag ito pang number 5, CIMB Bank. Ang CIMB Bank may dalawang klaseng loan na ino-offer. Merong personal loan at meron ding CIMB Bank Revi Credit. Kaya lang kasi yung Revi Credit ay para lang sa mga existing client nga or existing customers ng CIMB Bank. So, ayan, kung first time mo lang na sumubok nga dito sa CIMB Bank, pwede mong subukan yung personal loan na kung saan na pwede kang makahiram ng 30,000 hanggang 1 million. At loan tenors na 12 months, 24, 36 months hanggang 60 months. Or hanggang 5 years, di ba? So, haba yung loan terms na i-offer ng CIMB Bank. And in terms din sa interest, ay hindi rin ganun kataas kasi nagre-range lang din ito ng 1.12% to 1.95% correspond to annual contractual rate of 24%, 30%, or 36%. At income requirements nga para makahiram dito sa CIMB Bank ay 15,000. Criteria naman or eligibility criteria para makahiram dito, individuals only, applicant must be 21 years old at most, must not be older than 65 years old upon loan maturity, applicant must be a Philippine citizen and a non-US person, applicant must have a Philippine mailing address and active Philippine mobile number, at applicant must have a minimum gross monthly income of 15,000 pesos nga. So yung mga ID na pwede nyong isubmit dito nga sa CIMB Bank, pwede yung driver's license, yung passport, PRC ID, SSS, UMID postal, at yung voter's ID. Napakabilis lang din mga beses sumutang dito sa CIMB Bank. So, kung sakali na gusto nyo explore pa itong mga beshies, pwede nyo i-search lang sa Google Play. Yun nga, pwede kayong mag-apply sa mga branch nila mismo, or kung may kakilala kayong agent, pwede kayong mag-submit ng requirements nyo or ng documents nyo sa mga agent. Pero, isang paalala lang mga beshies na kung yung agent ay nanghihingi sa inyo ng fee, like service fee or processing fee or kung ano-ano, scam po yan ha. Kasi kapag tayo ay umuutang sa bangko, then kahit agent yung mag-assist sa atin, wala pong bayad yon, okay? Walang bayad kasi kapag naprubahan naman yung application ng client or ni customer, may commission naman yung agent, okay? So, kung merong agent na mag-assist sa inyo, then mahihingi ng bayad or kahit piso yung hihingin sa inyo, scam po yan. Kasi ang pag-apply po natin, kahit through agent, ay walang bayad yan. Kasi nasubukan ko din naman or naranasan ko na maging agent ng personal loan ng ibang mga bangko. So yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like niya din yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!